Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Russia noong taong 2017, inilarawan si Pangulong Duterte hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang unusual reformist. Bagamat ang kanyang katangian ay malayo sa tradisyonal na politiko, nagsusulong naman siya ng tunay na pagbabago. Hindi siya yung usual na leader na ine-expect ng maraming Pilipino, no? Na kasi ang tinitingnan natin na leader, what is being projected sa atin ng mga Western countries, na yan laging naging postura, nakadamit, no, laging formal, hindi nagmumura. Bakit naging reformista ang Pangulong Duterte? Sa kanyang panahon, natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura, gaya nitong North Rail Project na yan, na 1994 pa yan binabalak na buhayin. Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng Panglao International Airport sa Bohol. Pagdating naman sa international community, the Punisher, Duterte Harry, at controversial strongman ang paglalarawan nila sa Pangulo. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon na tuldukan ang pamamayagpag ng illegal na droga. Kasabay nito ang pagpuna ng ilang human rights organization sa Oplan Tokhang o War on Drugs ng administrasyon dahil sa mga paglabag umano nito sa karapatang pantao ng mga biktima. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country.